So ayun guys, nakagawa na naman tayo ng isang panibagong DIY na akala natin ay patapon na, pero ito, nagawa natin ulit siya ng paraan. So, kamusta kayo guys? Nandito na naman ako at nagbabalik para sa isang panibagong DIY. Yan, isang panibagong DIY na naman ay ibabagi ko sa inyo. At bago ko simulan yung DIY na gagawin ko para sa video ito, ay kung hindi ka pa napag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga DIY videos ko tuwing Linggo. At may Facebook page na rin tayo dyan guys. Yan. Kung sakaling mga katanungan kayo about sa mga DIY videos ko, pwede nyo ako dyan i-message. Ang gagawin nating DIY para sa video ito, ay tuturuan ko kayo ulit kung paano mag-convert ng ilaw from 220 volts, gagawin natin 12 volts. Yan. Meron na nga pala akong unang video na ginawa nun. May kita nyo sa taas. Pero ang kaibahan sa gagawin ko ngayon, ay sa una kasing ginawang video ay may pinalitan tayong ilaw. Pero sa videong ito ay may tatanggalin ulit tayo tapos magdadagdag ng wires pero wala tayong papalitan na ilaw. Ayan, kumbaga kung ano yung gagamitin nating ilaw, yun pa rin. Medyo matagal nga lang ito gawin pero sulit kasi yung akala nyo mga patapon na bagay na ay pwede pa palang magawa ng paraan. So yun guys, at gaya pa rin ng dati guys, tuturo pa rin sa inyo ng step by step para kung sakaling gusto nyo rin matutunan yung gagawin ko, ay itong video na tayo makakatulong sa inyo guys. Kaya napahintayin natin, simulan na natin. So guys, nandito ngayon sa first step. Okay? Sa first step, kung mapapansin nyo, meron ako ditong, ito yung tinatawag na ano, LED fan blade. Yan. 220 yung supply nito. Tapos, ito yung gagawin nating 12 volts. Yan. Ito siya guys. Yan. Yan. Tapos, gagamit lang tayo ng Phillips screw para matanggal tong mga tornilyo na to. Yan. So, yun guys. Natanggal na natin. Yan. Paalala ko na sa inyo guys. Itong ilaw na to ay sira na guys. Yan. Hindi tayo magsasayang dito. Kumbaga, aayusin pa natin to para magamit ulit. Yan. So, tanggalin lang natin to. Karaniwan kasi guys, share ko lang no. Ang kadalasang nasisira dito ay ito yung mga electronic parts dito sa loob. Ito. Ito. Yan. Hindi ko alam kung may nabibili ng spare parts nito pero yun. Yung iba kasi tinatapon na kasi nga hindi na gumagana. Pero ang hindi nila alam ay yung mga LED dito sa loob ay buo pa at pwede pang magamit. Kaya katulad sa gagawin ko ngayon, i-convert ko sa 12 volts para magamit pa natin yung mga LED dito sa loob ng ilaw. Tanggalin lang natin to. Yan. So gagamit lang tayo dito ng gunting. Yan, para matanggal na natin to. So, yun guys, tinanggal na natin kasi hindi naman na natin 'to magagamit. Ayun, sira na 'to, for sure. Ayun. So, dito naman tayo. Buksan na natin 'to. Sa pagbubukas, guys, ganito lang. Ayun, diinan niyo lang. O, di ba? Ayun 'yung sinasabi ko sa inyo, guys, 'yung LED niya. Ayun. Yan, ayan siya guys. Paalala ko sa inyo guys, wala tayong itatapon dito, puwera dito. Yan. Kasi hindi naman natin ito magagamit. Yan. Lahat to, ito yung mga kinalas natin. Gagamitin natin yan. Ito na yung mga LED na sinasabi ko. Yan. Nga pala, sa bawat ilaw na kagaya nito, iba-iba yung style niya ng LED. Merong isang buo nito at merong katulad nito. Pero alam ko, sa pagkakaalam ko, ay pare-pareho lang naman silang merong 16 na, yan,
yung ilaw. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, next step muna tayo, guys. So, guys, nandito ngayon sa step na kung saan, ayan, i-discuss ko ngayon sa inyo kung paano yung gagawin natin. Ayan. Bale, ito kasi yung bawat LED na yan, guys, ay para umilaw siguro, pagpalagay na natin 3 volts para mapailaw to yung isang LED. So, bale, ilan to? 16 pieces. Bale, apat na LED. Yan, 1, 2, 3, 4. Tapos, naka-series siya, guys. Isi-series natin siya. Yan, bale, ito, yung apat na to, isi-series natin. Tapos, itong apat na to, isi-series natin. Pat ganun din dito, tsaka dito. Pero guys, tandaan nyo, guys. Dito, di ba ito, 1, 2, 3, 4. Yan. Dito, magkakat na tayo. Yan. Kakat natin yan. Kailangan maputol natin yung linya dito na nagkoconnecta to. Kasi ito, guys, nakaseries yan lahat. Yan. Nakaseries yan. Kaya kailangan, puputulin natin yung connection dito. Yan, sa gitna niyan. Pati dito. Tsaka dito, guys, puputulin natin yan, yung connection dito. Yan. Yan pa. Tapos, nyari, na-series na natin tong apat na to. 1, 2, 3, 4. Tapos, gagawin natin ay ipaparallel naman natin. Halimbawa, ito, positive to. Ito, positive. Bale, dito ay negative. Yan. Dito ay negative, tapos ito, positive. Bale, lahat ng positive sa apat na siniris nyo ay pagsasama-sama nyo lahat ng positive. Tapos pagsasama-samahan nyo rin lahat ng negative. Yun. Kaya kumbaga, yung 12 volts ay mapapailaw niya itong lahat kasi nga nakaparallel. Pero kung nakaseries siya, guys, nyari, ito, 12 volts. Tapos 12 volts, edi 24, tapos 36, tapos 48 volts bago mapailaw itong lahat na to, guys. Kung isi-series lahat, ah. Pero kung nakaparallel, kunyari hati, katulad na sinabi ko, hahatiin siya sa apat. Una, isi-series yung apat. Tapos, yung pangalawang gagawin ay ipaparallel lahat nung siniris na apat. Yan, para mapapailaw siya kahit na 12 volts lang yung supply. So, yun guys, sana na-gets nyo. Pero comment na lang sa comment section kung may hindi kayo naintindihan. So guys, nandito ngayon sa step na kung saan tuturo ko sa inyo paano yung gagawin kong pagwa-wirings. Yan, para mas maintindihan nyo. So, tanggalin muna natin to. So, ito na guys. Bale, una natin gagawin, ikakat muna natin to. Di naman siya literally na puputulin, guys. Kumbaga, ikakat lang natin yung connection nitong dalawa. Kasi ngayon guys, kung mapansin nyo, nakaseries kasi siya. Ayan o. Ay, makikita nyo naman, may positive. May positive, negative, positive, negative. Ayan. Nakasiri siya. Bali, puputulin natin yung connection dito para mapaghiwalay natin siya. Ayan. Dito, saka dito. Saka rin dito. Ayan. Gamit lang tayo ng gunting para maputol natin yung connection. Ayan. Gagawin natin, kikis-kisin lang natin to guys. Ganun lang kadali. So, yun guys, na-cut na natin, naputol na natin yung connection. Yan. Tapos, ang next natin gagawin ay maglalagay na tayo ng connection para sa mga positive at negative. Yan. Gagamit lang tayo dito ng cutter para kiskisin. Halimbawa, ito, yung positive. Kakaskasin natin to hanggang sa lumitaw yung copper. Yan. May copper kasi dito guys. Yan. Tapos ito kasi diba ito? Negative to. Negative. Tapos kukuha tayo dito ng positive. Yan. Para dun magkakaroon ng connection para umilaw tong apat na to.
Yan, tas dito rin kukunin natin tong negative. Yan. Basta ganun guys, tas dito rin mag kikis-kis din tayo dito, 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 at dito. Yan, ayun lang ang kikis-kisan natin guys. So guys, yan. Nakiskisan na natin lahat ang dapat kiskisan. So, bale, para makasigurado tayo na putol na yung connection, gagamit tayo ngayon dito ng multimeter. Yan. Bago ang lahat, magpapasalamat nga pala ako sa kaibigan ko na nagpahiram nito. Yan. So, yon. Tapos, iset lang natin sa continuity. Yan. Lagyan natin ang ilaw. Yan. Select. Yan. Continuity. So, dapat tutunog to pag nagtama. So, ayan. So, ganito ang gagawin natin pag-check guys. Kailangan hindi tumunog. Kasi ayan, kunyari, ganyan. Dapat di tumunog ng ganyan. Tap lang natin to, yung kiniskis natin, tsaka dito. Ayan. Wala, walang tunog. Ibig sabihin, putol na yung connection nila dito. Ayan. Tapos dito rin, check natin. Yan guys, putol na rin. Tapos dito. Putol na rin guys. Kasi kung hindi paputol, tutunog yan. Magtatama pa rin katulad nyan. Yan. Yan, putol na siya. Ayan, okay na to guys. Tapos na natin na mag-cut ng bawat connection. At pwede tayo pumunta sa next step. So guys, nandito ngayon sa step na kung saan, mapapansin nyo, meron ako ditong AC-DC adapter, yan, 12 volts, 2 ampere, yan, ito rin ang gagamitin nating power supply mamaya. Yan, tapos meron din ako ditong DC female barrel jack, yan, yan. Tapos ang purpose nito, ay i-check natin kung gumagana balat ng ilaw, yan. So, saksak lang natin to. So, ayan guys. Bale, ganito ang pagte-testing kung gumagana ba yung mga ilaw. Oh, ito. Ito yung positive. Ito. Ito. Positive. Tapos, ito yung positive niya guys sa may adapter, yung kulay red. Tapos itatap natin dito sa may kiniskis natin. Ah, pansin nyo, apat na LED ang umiilaw. So, yon. Tapos dito sa pagte-testing naman dito sa apat na naka-series na LED. Yan, dito naman natin lalagay positive sa kiniskis natin dito. Yan. Tapos dito natin lalagay yung negative dito. Sa kiniskis natin ulit dito. So, ayan guys. Apat na LED ulit ang umiilaw. Sabihin, buo to. Itong una at pangalawang siniris natin. Tignan naman natin to. Okay. Negative. Negative dito guys. So, ayan. Tap lang natin tong negative dito. Tapos, itong positive sa may kiniskis natin. Ayan. Gumagana. Apat. Tapos dito ulit. So ayan guys, buo pa yung mga LED. Tapos pwede natin tong i-wirings. Sa pagwa-wirings, yan, magpapakita na lang ako ng diagram na step by step yung paano ko siya i-wirings. Tapos syempre, sasama ako na din ng explanation para mag-gets nyo. So ngayon guys, ipapakita ko ngayon sa inyo yung diagram ng pagwa-wirings. Okay? Simula muna natin dito sa pinaka dalagyan natin ng power supply, which is dito yan. Ito yung positive, tapos ito yung negative. Okay? Tapos, i-coconnect natin niya yung tong negative dito sa may negative dito. Yan, sa may kiniskis natin guys. Pagkatapos nun, i-coconnect naman natin dito sa may negative. Yan, dito sa may kiniskis natin dyan. Tapos,
Pagkatapos nun, i-connect naman natin siya dito. Yan, kumbaga guys, i-connect natin, pagkoconnect-connectin natin lahat ng negative. So, yun, para, kasi nga, gagawin nga natin siyang parallel. Yan, kumbaga, i-series muna natin. Yan, kuha muna tayo ng apat. Tapos, i-series na, saka natin i-parallel. Yan, para sa 12-volt supply. Tapos, dito naman, yung positive, connect natin siya siyempre sa may positive na kiniskis natin, which is dito. Yan. Tapos, connect din lang natin dito. Yan, sa may kiniskis natin. Tapos, connect lang ulit natin dito. So, yan guys. Buo na yung parallel circuit natin. Yan, sa para ma-supplyan ng 12 volts. Yan, para mapailaw to lahat ng 12 volts. So, yan guys. Next step na tayo. So guys, ito ngayon sa step. Usan ay papakita ko na yung resulta ng ating winirings. Yan, ito siya guys. Yan, ito yung magiging itsura niya. Yan. Nilagyan ko na rin siya ng pang positive tsaka negative para sa supply. Yan, yun ang itsura niya guys. Magiging ganyan. Yan. Apat na naka-series, tapos nun, pinaralel natin para mapagana siya ng 12-volt supply. So, te-testing natin. Ito ulit yung pan-testing natin na 12 volts. Yan. Connect lang natin dito sa may positive. Tapos dito sa may negative. Yan guys. Lahat umilaw. So, yan. Buo na siya. Testing din natin itong iba. Ayan. Umilaw ulit lahat. Maswerte tayo guys kasi walang pundido sa mga LED. Ibig sabihin talaga, yung sira lang talaga ng ilaw na ating ginamit para sa video ito ay yung mga electronic parts. Ayan. Buti nagawa natin ang paraan. Ayan. Yan, magagamit na ulit natin yan. Yan, buo na. So, yan guys. Lalagay na ulit natin ito sa lalagyanan. Kaya, simulan na natin. So, pagkatapos nun guys, pagsama-samahin natin lahat ng positive, which is itong kulay green na wire. So, ayan guys, kung mapansin nyo, pinagsama ko na lahat ng positive tsaka negative. Yung kulay white, ayan yung negative, tapos itong kulay green, ito yung pinaka-positive. Yan, pinagsama-sama ko lang in parallel connection. So, ayan guys, next step na tayo. So, guys, kung mapansin nyo, yan, meron ako ditong DC female barrel jack. Yan. Ito yung gagamitin natin para makonect natin sa 12 volt supply. So, ang gagawin natin, ibubutasan natin to. Ito. Dito, siguro dito na lang. Pero nasa sa inyo yun guys, kung saan nyo gustong butasan para maipasok to. Yung wire na to. Yan. So, gagamit lang dito ng cutter. Yan. Mag-ingat kayo guys sa paggamit nito. Simulan na natin. Tapos, connect lang natin. Ito yung positive niya guys ha. Ito. Itong red. Connect lang natin siya dito sa may kulay green. So, ayan guys. Na-connect na natin yung positive tsaka negative. Yan. Tapos, ang gagawin natin dito, isosolder na lang siguro natin. Pero, pwede na rin hindi natin isolder to guys. Yan. Gamit na lang tayo dito ng electrical tape. So, yun guys. Paalala ko lang ulit. Ito, pwede nyong isolder. Yan. Pero, dito kasi hindi ko na sinolder. Yan. Para hindi ko na magamit yung soldering iron ko. Yan. Basta, i-sure nyo guys na
makapit yung kanyang wirings para hindi na siya matanggal. So ayun, balik lang natin tong mga takip. So ito na guys, ito na yung final product natin, ginawang conversion ulit. Yan. So ayan, te-testing na natin. Gamit lang ulit tayo ng AC-DC adapter, 12 volts, 2 ampere. So ayan guys, gumana siya. Lahat ng ilaw, gumana. Yan. Pwedeng pwede na to, tamang-tama to. Halimbawa sa pag may ginagawa, pagka madilim. Yan. So ayan guys, nakagawa na naman tayo ng isang panibagong DIY na akala natin ay patapon na. Pero ito, nagawa natin ulit siya ng paraan. Yan. Dati siyang 220 volts, ngayon ginawa natin siyang 12 volts na walang tinatapon puwera sa electronic parts na nakalagay sa loob. Yan. Nagdagdag lang ulit tayo ng mga wire. Yan, para mapagana ulit tong ilaw. Tapos nga pala guys, nasa inyo na lang yun kung gusto nyo siyang lagyan ng switch. Yan, hindi ko na siya pinakita pero pwede naman siya lagyan ng switch guys. So yan guys, kung nagustuhan nyo yung video nito, huwag nyo kakalimutan na mag-like, subscribe kung hindi pa napag-subscribe at click nyo na rin notification bell para lagi updated sa mga DIY videos ko tuwing Linggo. So yun lang no guys, no, sana natutunan nyo paano mag-convert at halimbawa may mga sira kayo mga ganitong klaseng ilaw, yan. Sana natutunan nyo kung paano mag-convert. Yan. Para hindi nyo na siya basta-basta itatapon. Yan. Pwede nyo pa siya magamit. Basta tiyaga lang guys. Yan. Talagang tiyaga lang kasi medyo nga lang matrabaho to. So yun na guys, no. Lagi yung tatandaan. Always keep safe.